Magbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak. Alinsunod ito sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kung nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pababayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa'yo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan iyong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Aleluya, aleluya. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat, gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot.
ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan. Sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigilim. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. First reading, a reading from the second letter of Saint John. It has given me great joy to find that children of yours have been living the life of truth, as we were commanded by the Father. And now, I am asking you, dear lady, not as though I were writing you a new commandment, but only the one which we have had from the beginning, that we should love one another. To love is to live according to His commandments. This is the commandment which you have heard since the beginning, to live a life of love. There are many deceivers at large in the world, refusing to acknowledge Jesus Christ as coming in human nature. They are the deceiver. They are the Antichrist. Watch yourselves, or all our work will be lost and you will forfeit your full reward. If anybody does not remain in the teaching of Christ but goes beyond it, he does not have God with him. Only those who remain in what he taught can have the Father and the Son with them. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalms. How blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of Yahweh. Blessed are those who observe His instructions, who seek Him with all their hearts. With all my heart, I seek you. Do not let me stray from your commandments. In my heart, I treasure your promise to avoid sinning against you. Be generous to your servant, and I shall live and shall keep your words. Open my eyes, and I shall fix my gaze on the wonders of your law. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. As it was in Noah's day, so will it also be in the days of the Son of Man. People were eating and drinking, marrying wives and husbands, right up to the day of Noah, went into the ark. And the flood came and destroyed them all. It will be the same as it was in Lot's day. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and it destroyed them all. It will be the same when the day comes for the Son of Man to be revealed. When that day comes, no one on the housetop with his possessions in the house must come down to collect them, nor must anyone in the fields turn back. Remember Lot's wife. Anyone who tries to preserve his life will lose it, and anyone who loses it will keep it safe. I tell you,
on that night, when two are in one bed, one will be taken, the other left. When two women are grinding corn together, one will be taken, the other left. There will be two men in the field, one will be taken, the other left behind. The disciples spoke up and asked, "Where, Lord?" He said, "Where the body is, there too will the butchers gather." This is the good news of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ.